Wow. What's up mga guys? So ngayon ay may ipapakita ako sa inyo. Tadaan! Ito guys, kung paano kumuha nito. Paano kumuha at paano lutuin. Samahan niyo po kami guys sa pagkuha nito. At talakayin natin kung paano din ito kukunin. Bago yan, intro muna. May buntag sa ato tanan. Nung tabok sa miyong sapa kay manguhamig abatod. Abatod sa term nga Bisaya. Unang atim, tingnan namin kung meron. Pero medyo wala. Kaduha nga atim, yan siya puno ano po di sa niyog. Dalawa. So yung pangalawang atim po namin may laman sa puno ng niyog. Yung unang atim ay puno ng hijop. Hijop, yung bunga nito ginagawang kaong. Pag makakita kayo ng abatod, fresh na fresh. Nasabayan kami ng ulan guys. Silong muna ako sa ilalim ng saging. So yan guys, ayan mga ka-vlogs, yan po yung nakuha namin sa pangalawang attempt. Hay sa dong, hay, para makita gini mong naundong. So yung iba hindi po sinasadya, natatamaan po talaga siya. May ibang portion kasi na ilimatan siya nung birador, yung walang butas. Pero kasama pa rin siya sa lulutuin. So yan na siya guys, yung binalbaga namin. Ah, video ko niyo. Oh, timing nga na mo, nagluto po gabatod. Liha. Oh, di ato ng tilawan. So ito na po ang pangatlong attempt namin. So ito naman yung tinatawag na lumbya or nipa hat. Ang ginagawang nipa. Oh. Ito. Ito. Yung artista namin nakakuha na naman. Oh. Saka naka-recruit kami, mayroon pang may dumating na bagong import. Narkista din. Nipa. So, andyan po sila nakatira. Yung punta natin ah. Ito po. Oh, you know? Nag-dance-dance pa. Dance-dance pa.
Idaghano na to ng mga inahan. Ya, basi-basi kay kuwa ko ning sudlanan ta. Kung sa manang gagmay. Uyod. Kung ang mga ulot sa lumbya. No? Ito po yun. Ito po yung kanyang ina, mother ng abatod. Laki. Para naghalo kayo ng mga ginto ah. Lupot. Spot ito yung mga pinagkukunan nila noon. Sa lukuyang malakas pa rin ang ulan. Pwede rin kainin ito ng hilaw guys. Yummy! Sarap! Minsan ay pinapakinggan ito kung saan sila pwedeng kukain. Kasi tumutunog sila, may mga ano sila eh. Maingay ito sila pag nasa kahoy.
paano malalaman natin guys kung may laman pa ito o wala ay kailangan pakinggan. Papakinggan po yon kung may laman pa ba yung ating hinuhukay. Kasi pag maingay, maingay yan sila sa loob ng kahoy. Doon niya sila guys, may laman pa yan. Pero pag tahimik na, wala na yan. Maingay sila doon guys, magulo. Kasi hinahabol daw sila na may kukuha sa kanila para gawing ulam. So, ayun guys. So, ito ngayon, medyo meron pa ito kasi may tumutunog pa. Ayan. Naglumbulan. Ayan. Na-stampid sila sa isang butas. Nagkagulo. Tawa ulit. Ayan, maingay yan sila. Hahabulan sa loob. Pero once na pinapakinggan yan na wala nang ingay guys, yan, wala na yan. Kasi hindi sila mahilig na mag-keep silence. Gusto yan sila maingay. Yun. So ayun guys, pinakinggan ng kasama namin. Wala na tumutunog. Lipat na kami sa ibang lugar na naman. Maingay ba? Maingay? So, mahirap pasukin kasi andun pa sa ano, andun pa sa kalooban yung maingay. So, pagliba na lang namin ito dito. Ang gagawin na po natin ay lulutuin na itong abato. So, ang gagawin ay kukuha tayo ng mantika na mula sa kanila. If I'm not wrong, ito yung tinatawag na edible oil. Shout out sa atong banggiitang kusinero gihapon nga Tagalawod. Mula pala sa pagkakuha nito, bago po ginan ito ay hugasan po ninyo. So nagluluto na pong ating chief cook. Advisable po lutuin ang abatod sa kahoy. Mas malasa siya sa kahoy kaysa lutuin siya sa gasol. Pag mainit na ating wali, lagyan na natin ng kunting mantika. Kunting-kunti lang. Pinit na yung ating kawali. Ilagay na yung bawang. Ang sibuyas, red onions, nilagay na po ang abatod. Lagay ang paminta. Takpan. Ngayon may sabaw na siya. Ngayon siya na magiging mantika na. So yung kanyang sabaw or sa Tagalog puna. Yan ang magiging mantika. Yan na rin yung magbibigay sa kanya ng lasa. So native po to, native style. Ready to serve, luto na siya. Ready na siyang kainin.
sabaw niya nagiging mantika na. So ayan po. Ang sarap-sarap. Pakasarap po ng abatod. So ayun po. Inyo pong natunghayan. Lika, lika. Kung paano kukunin at lutuin ang abatod. Pag bago pa lang kayo, nasira na. Palabas ko yung Bluetooth dyan ngayon. Pag bago pa lang kayo sa aking channel, share at subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago pa naming video na darating. Dahil ang gagawin namin sa sunod ay lagay lang po kayo ng comment sa baba kung ano po sa dalawang ito ang uunahin kong lulutuin. So, bago po yan, shout out ko po muna ang channel ni na Norblack, Gigi Bikayang Dito, kay Madam Dami, at sa viewer na si Arlene Munda. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po, this is Nitibong Dako.